Maraming beses na nating narinig ang ebanghelyong ito patungkol sa mga kaaway. Baka sawa ka na ngang makinig pero uulitin ko pa rin. Mga ka-G, para bang lumiliit ang mundo mo kapag nagkakaroon ka ng kaaway? Nagiiwasan at nagsisiraan dahil sa hindi lang pagkakaunawaan. Mahirap mahalin ang kaaway, pero bakit patuloy sinasabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway? Pray for those who persecute you. Simple lang ang logic na gusto sabihin ni Lord. Dahil kung mamahalin mo lang ay ang iyong nagmamahal sa iyo, napakadali lang nito. Para ka lang umingiti sa iyo. Pero kung mamahalin mo ang kaaway mo, mas nagiging kawangis mo ang Diyos. Dahil ang Diyos minahal ang lahat, maging ang mga makasalanan, lalayo pa ba tayo? Di ba kahit tayo ay minamahal niya nang walang pag-aatubili? Kaya naman, make a choice. Are you going to take the road of the pagans or the road of Christ? Si Jesus malinaw sa kanyang mga gawa ang pagmamahal sa kaaway. Ikaw, handa ka bang maging katulad ni Jesus? To love your enemy and pray for those who persecute you? G ka ba? Gina Bishop. Ako po si Maria Cherilyn J. La Peña, Academic Support Personnel ng Bikutan Parochial School. Hindi madaling magkaroon ng kaaway o katampuhan. Naalala ko nung ako'y teenager pa, simple lang ang aking ginagawa, mag-workout. Uuwi ng bahay, magtatampo, iiyak, magmumukmok. After nun, wala na. Kaya na-realize ko, we cannot please everyone. Masasabi kong malawak na ang aking pangunawa. Pag meron akong nakaaway o nakatampuhan, ipagpapasa Diyos ko na lang. Sabi nga sa quotes, "Let God handle your enemies. You just keep praying for them."